sister ano ko. Kami kakain? Diyos ko, pagalingin mo po ako. Sa sobrang hirap makatapos kaya ang anak ko. Bilang ina, dama ko ang inyong kaba. Tatlong buwang ayuda sa na-layoff. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa iyo. Bawat pamilya may akses sa libreng doktor. Bawat bata, walang hadlang sa kalidad na edukasyon. Walang maiiwan sa kulay rosas na mukha. Pilipino may pusong sagutin ang tugon. Pilipino may tapang ang muling bumangon. Pilipino buo ang paninindiga. Sama ko. Si Lenny Robredo ang presidente ko. Sa ating pamamahala, laylayan ang magiging bagong sentro. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa iyo. Tatlong buwang ayuda sa na-layoff. Bawat pamilya may akses sa libreng doktor. Bawat bata, walang hadlang sa kalidad na edukasyon. President Lenny, kulay rosa! Tara na! Panalo na natin ito! Ang sarap pakinggan ng salitang pagkakaisa, no? Pero mas masarap siyang maranasan. Mahirap at mayaman, babae at lalaki, bata at matanda, lahat magkakasama. Lahat isinasantabi ang pagkakaiba para magkaroon ng ambag sa bayan. Para nung simula ng pandemya at nagkakanda-ubusan ng PPE sets para sa ating mga frontliners, mga nagkakaisang Pilipino ang nag-ambagan para mabilis na ma-actionan ang kakulangan. Sa punto ng buhay at kamatayan, ang pagkakaisa natin ang nagbibigay ng tatag at pag-asa. Kaya marami tayong nagagawa, hindi para sa sarili, kundi para sa kapwa. Ganito ang itsura ng totoong unity. Naka-attend ka na ba ng rally ni Lenny Robredo? Ganito rin kasi ang pagkakaisang nangyayari. Mga magsasaka naglalakad para marating sa venue. Mga volunteers na gumagastos ng sariling pera para mangampanya. Mga nanay na kasama ang mga anak nila sa laban. Mga senior citizens na hindi na iniinda ang sakit. Dahil ang kampanyang ito ay hindi na tungkol sa iisang pamilya o kandidato, kundi para sa Pilipinas na gusto nilang ipamana sa ating lahat. Ang totoong pagkakaisa ay isang pangako na walang maiiwan. Lahat tayo magkakasabay na humahakbang para sa pangarap na lipunan. At ang totoong pagkakaisa ay inspirasyon at panawagan na tayong lahat ay gumawa ng kabutihan. Ang sarap ng ganyang klase ng pagkakaisa. Ramdam mong malayo ang mararating nating lahat. Sure ako, totoo at malalim ang unity ng mga Pilipino kung tapat, mahusay at mabuti ang namumuno. Hindi ito yung pagkakaisa ng mga political dynasty para sa sarili nilang interes. Ang totoong unity ay pagkakaisa ng taong bayan. Pilipino para sa kapwa Pilipino. Iisa lang ang taong nagpakita ang nakapagparamdam niya sa atin sa loob ng napakaraming taon. Si Lenny Robredo lang. At si Lenny Robredo lang ang tanging iboboto kong Pangulo ngayong eleksyon.